gawain ko kayo basta papayag kayo na maging alalay ko at sumunod sa lahat ng mga pinag-uutos ko. At pinaggalit mong sabi ni Mike, hindi ako papayag na maging utusan mo. At sabi ni Rock, kahit anumang mangyari ay hindi ako magpapaalalay sa'yo. At sabi naman ni Kill, paano nangyari ang mga bagay nito? Wala mo lang akong nagawa sa isang to. At sabi naman ni Mijin, hindi ito pwede, Scorpion. Hindi pa natin oras ito natapusin at sakupin ng isang yan. Scorpion naman ang mga oras na yon ay sinusubukan niyang labanan pa itong si El at wala itong balak sumuko. Kaya naman muli niya itong inatake pero binugbog lang ito ni El ng sobra-sobra at sumisigaw ang mga Zodiac na tama na dahil parang papatay na nga itong si Scorpion ni El. At nang balak na sana tapusin ni El itong si Scorpion gamit ang isang napakalakas na suntok, ibigla nga lang sinalo ni Dave ang malakas na atake nitong si El. At nag-aapoy na sa galit itong si Dave at sabi nito, huwag na huwag mong gagawin yan. Huwag na huwag mong gagalawin ang kapatid ko dahil ako ang makakalaban mo. Nung mga oras na yun ay umabot na nga sa sukdulan ang galit nitong si Dave dahil napuno na nga ang galit ang kanyang puso. Umabot na rin sa sukdulan ang lakas ni Dave at kung hindi niya nasalo ang malakas na atake ni El ay baka wala na sa Scorpion nung mga oras na yun. Baka natapos na ito. Nung mga oras na yun ay sinabihan ni Dave ang lahat na lumayo muna ng konti at dalhin itong si Scorpion sa safeting lugar para magamot na agad at hayaan na lang siya at pwede na rin siyang iwan ng mga Zodiac at City Boys. At sabi naman ng mga Zodiac at City Boys, pero Young Master, hindi ka namin pwedeng iwan dahil yan ang sinabi sa amin ni Pinunong Scorpion. At pinagalit namang pasigaw ni Dave, iwan nyo na ako dito at umalis na kayong lahat. Pero hindi nga sumunod ang mga Zodiac pati na rin ang mga City Boys dahil di nila kayang iwanan itong si Dave. Na mga panahon ngayon dahil sa pagsangga ni Dave sa malakas na atake ni El, ay maskin itong si El ay nagtataka kung bakit nakaligtas pa itong si Dave at saan ito kumukuha ng lakas. At sabi nito sa kanyang sarili, hindi ako magpaniwala paano niya yung nagawa. Paano niya nasalo ang napakalakas na special attack ko. Sa pagtitig ni El sa mga mata ni Dave ay bigla itong kinabahan dahil isa na nga itong ganap na halimaw. At may nakita siya na isang malaking octopus sa likuran ni Dave at sabi ni Dave, hindi ko papalampasin ang ginawa mo sa mga kasamaan ko lalo na sa kapatid ko. At ayun na nga, naging seryoso na nga ang labanan ng dalawa na walang gusto mo patalo. At sabi ni El, imposible ito, bakit ako kinakabahan sa isang to, paano ito nangyari? Paano siya nakabawi at paano siya nakaligtas sa mga malalakas na atake ko sa kanya kanina? Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na sobrang lakas pala ng isang to, masyado ko siyang minaliit. Hindi nga makapaniwala itong si El sa lakas ni Dave na mga oras na yun. At masking siya ay wala na siyang magawa sa mga malalakas na atake ni Dave sa kanya. At sabi ni El sa kanyang sarili, nagkamali talaga ako. Nagkamali ako na minaliit kita. Nagkamali ako dahil akala ko ako na ang pinakamalakas sa inyong lahat. Na mga oras na yun ay wala na nga nagawa itong si El kundi tanggapin ang mga malalakas na atake ni Dave sa kanya. Kasi kahit ano pang mga sangga niya ay lumulusot pa rin yung mga malalakas na patama ni Dave sa kanya. At nang patamaan na sana ni Dave itong si El ng napakalakas na special attack nitong si Dave para tapusin itong si El ay hindi niya tinuloy. At sabi na lang ni Dave, bubuhayin pa kita pero magpakalayo-layo ka na dito. Naintindihan mo ba? At sabi naman ni El, oo pa nga ako, salamat. Salamat sa magandang laban natin. At biglang ang inimatay itong si El na maoras na iyon. At nagpapasya ng lahat na dumiretso na agad sa hospital dahil sa malubha ang nanatamon lang mga sugat. At dahil sa malubha nga rin ang tama nitong si Dave ay nag-decide rin si Narak, Kira at Kent na sila na ang magmaneho ng sasakyan nila. At pangalagaan ang mga kasama nila na may malubhang mga natamong mga sugat. Lumipas pa mga oras ng biyahe patungo sa ospital ay nakarating na rin ang mga ito at agad namang binalita ng lahat sa mga angels na okay ng lahat pero nasa ospital pa rin itong sila Dave at Scorpion na may malubhang mga natamong mga sugat at iba pa nilang mga kasamahan na may malubha rin mga natamong mga sugat. Ng mga panahon iyon ay agad niyang tinawagan ni Darwin itong si Chosen One para papuntahin sa ospital kasama si Natsumi at pati na rin itong si Ashley. Pero masaya naman ang lahat dahil tinalo nga ni Dave ang halimaw na si El at walang namatay sa kanila. Nagdaan pa mga oras ay nasigdatingan na nga ang mga angels, pati na rin itong si Ashley at Natsumi at Chosen One, pati rin si Nakitana at Lovely. Nang marating na nga ang lahat sa ospital ay nalungkot ang mga ito sa sinapit ng mga minamahal nila.
pero masaya na rin sila dahil walang napahamak sa kanila at lahat ay nakaligtas. At ang mga oras na yun ay agad pinuntahan na Anastasia itong si Dave. Sabi nito, labuti na lang at okay ka lang. Magpagaling ka ha. Magpagaling ka agad ha. Sabi naman ni Dave, oo naman love. Hindi naman ako papayag na mawala sa mundong ito dahil pakakasalan pa kita. Salamat Anastasia dahil lagi kang nandyan. Si Ashley naman ay nagalit ito kay Justin dahil di nga pinaalam ni Justin sa kanya ang mga nangyayari. At pinaliwanag naman ni Justin yung totoo kay Ashley. Sabi nito, I'm sorry Ashley, but everything is okay now. Naging masaya naman ang gabi ng lahat. Kahit pa may nangyaring labanan at nahantong sa ospital ang iba sa kanila, ay masayang masaya naman ang lahat dahil wala nga ang napahamak sa kanila. Pagkatapos ng labanan na iyon, ay lumipas pa ang mga buwan. Nang matapos ang pinakahuling labanang naganap, ay dumating na nga sa punto ang pinakahintay ng lahat. Araw ng graduation na kung saan ay marami nga sa mga city boys ang gagraduate at mga angels. May liban kina Micaela, nila Kitana at Lovely dahil may 1 year pa silang tatapusin bago sila makagraduate. At ng mga araw na yun ay masayang-masayang lahat dahil sa wakas, natupad na din ang pinakaasang nilang makagraduate. At kahit pa yung iba ay di pa graduate, ay masaya naman sila nakagraduate ang iba nilang mga kasamang city boys at angels. Na panahon iyon, ang mga sojak naman ay nagkanya-kanya na rin sila sa kanilang mga destinasyon at mga plano sa buhay. Pero kung may event ay pwede naman silang magkita-kitang. Ganon din ang city boys at angels. Nagkanya-kanya na rin ang mga ito at hindi na nakatira sa mansyon ni Dave. At may sari-sarili na silang mga bahay. Pero sabi naman ni Dave na kung may pagtitipon na magaganap ay dapat kumpleto ang lahat. At lalo na ang nalalapit na kasalang nila Dave at Anastasia, ni Dance at Sheena, at ni Chosen One at Natsumi, at ni Rock at ni Che. Hindi rin nagpahuli itong si Cheryl at Kira. Dahil sasama na rin sila sa magaganap na kasalan. Si Scorpio naman at Ashley ay magkasama na rin ang dalawa sa isang bubong na para mag-asawa na rin. Si Jay naman at si Jake sa layo-layo ng kanilang pinagdaanan, sila pa rin pala ang magkakatuluyan. At ini-enjoy nila ang sarili nila sa pagdi-date at may sarili na silang bahay. Si Marceline naman at Mike ay going strong pa rin ang kanilang relasyon. Si Darwin naman at Michaela ay ganun din na masayang nagmamahalan. Si Lovely naman at Mac ay ina-enjoy nito ang bawat oras na sila ay magkasama, pati na nitong si Buji at Kitana ay masaya-masaya na rin namumuhay sa isang bahay. Ang lahat nga ng city boys at angels ay masaya-masaya ito sa kung anong mang meron sila ngayon. At nang matapos ngang gumraduate ang mga ito ay agad silang nagtrabaho sa kumpanya na pinamamahalaan nitong si Dave at may kanya-kanya na silang mga posisyon. Mas lalong ang pinalawak ni Dave ang kanyang kapangyarihan sa tulong rin ng kanyang mga kaibigan. Hindi pa rin nakakalimutan ni Dave ang pagtulong sa mga mahihirap. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan na city boys pati na rin itong mga angels ay tuwing gabi nga o kaya tuwing araw ay namibigay sila ng mga pagkain at mga pera sa mga lansangan. Si Peachy naman at Abu ay may plano na rin magpakasal sa mga susunod pang mga taon. Samantala sa kabilang banda naman, si Kid Lightning naman at Mia ay nagsama rin ito sa isang bahay at masayang namumuhay. Bahon ang mga leksyon sa buhay. It's shoutout time, are you ready? Let's do this!